Delta Mendola kasama ang anak niya si Fernando. Uy, kung saan siya ang susunod na upo bilang presidente ng concept at si Ariel Villaruel na isa rin sa mga pinag-iwanan ni Don Humberto. Ang Mendola at Villaruel ay mga pamilya na hindi mo mapaghihiwalay. Salamat. Welcome. Totoo, Ariel. Naiintindihan ko yung biglaan mong pabisita sa akin. Siguradong alam mo na yung tungkol sa balita at gusto mo makasama sa mga litrato, hindi ba? Hindi, Fernando. Nagkakamali ka. Gusto ko lang makita mga huling araw na malakas ang kumpanya. Dahil malapit na ang pagbagsak nito, dahil ikaw ang magpapatakbo. Paano ako magre-retiro ng ganyan? Paano ako matatahimik kung palagi kayo nag-aaway araw-araw? Hindi pa, kailangan nyo rin intindihin. Hindi pa rin napakali si Ariel doon sa balita. Eto, yun lang katotohanan, hindi siya pwede maging presidente ng concepts, hindi niya na matanggap. Hindi pa naman pwedeng ipagyabang ng anak ko ang pagkapanalo niya. Kapag hindi natupad ng anak ko ang mga ipinangako niya sa loob ng isang taon, ikaw ang magiging presidente ng kumpanya. Sana nga. Sana nga may matira pa siya dahil gusto ko namang pamunuan ang isang kumpanya na baka naging abo na. Talaga nga naman. Ah, talaga? Ilalagay ko yung abo dito sa kumpanya. Katabi ng abo ng aking mga magulang. Ha? At kung ikaw pa rin ang presidente, sigurado na kasalalay ang pangalan ng aking pamilya. Tama na nga yan. Pwede niyong ilabas ang galit niyo sa susunod nating pagmi-meeting. Hmm? Yun ay bago pa umupo si Fernando bilang presidente. Hindi pa ngayon. Maliwanag ba yun? Hmm, okay. Akala ko yung mga Mendola lang ang may-ari nun. Sa pagkakaalam ko, yung kalahati nun sa mga Villaruel na, pero hindi nagtatrabaho si Ariel doon sa kumpanya. Siya naman yung executive doon sa stock market. Tama. Siya may kinalaman sa Financial Resources Fund. Nakikita naman na magkasunduan na lamang pamilyang ito, no? Hmm. Oo. Tama ka nga, pero malakas ang kumpanya na low. Alam naman ng lahat na si Fernando Mendola at si Marcia Villaruel ay magkasundo dahil sa pagiging magkasosyo. Nagmamahalan din sila sa totoong buhay. Ah, magnobyo sila. Salamat, ha? Siguradong papatayin ka ng mga nobya mo pag nakita ka nilang kasama ko sa litrato sa article ng magazine na yan. Marcia. Mga nobya ko? Pwede ba kang magsimula? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ako ang future husband mo. Hindi ba, mahal ko? Isa pa, hindi ko hilig ang mangolekta ng mga babae. Alam mo yun? Magaling! Natutuwa ako! Bravo! Ang ganda talaga ng mga litrato nyo. Maniniwala ang mga makakakita. Nagiging sweet lang naman siya sa'yo kapag meron nakaharap na photographer. Kung gusto mo pa, dadalang pa kita ng litrato namin. Magiging kumpleto na ang koleksyon mo at sigurado kung hindi ka na ulit pupunta dito sa opisina. Ariel, ayaw namin ni Fernando na ginugulo ang relasyon namin o inuhusgahan. Hindi mo kami nakikita pag kami lang. Tama sinabi mo. Kung gusto mo, padadalang kita ng mga litrato na kaming dalawa lang. Hindi, ayoko. Siguraduhin mo ngayong dalawa ni Marcia. Dahil baka mamaya, mapadala mo yung litrato mo at ang mga modelo nyo rito. Paano? Maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Natutuwa talaga ako at nandito ka. Ako rin naman, Mag-iingat ka, ha? Naiinis na talaga ako sa pagtatalo ng dalawa, Ariel! Gusto kong malaman mo na si Fernando ang magiging presidente. Alam mo ba, na matagal ko lang gusto ang posisyon yun. Alam ko naman yan, Ariel. Ako rin, naiisip ko yan. Gusto ko rin naman maging presidente. Ay, Marcia, utang na loob. Alam mo ba na para lumaki ito, kailangan magaling ka sa pagnenegosyo? Ano ang mangyayari? Kung babae ang presidente, siguradong babagsak ang negosyo natin. Hindi ako makikipag-diskusyon sa'yo dahil ibang issue na to. Isipin mo rin, nakababata natin si Fernando na parang kapatid mo na at magiging asawa ko. Oh, alam ko. Hindi nga ba nag-engage kayo dalawang araw pagkatapos na mag-desisyon na siya ang magiging bagong presidente? Nakuha niya siyempre ang boto mo. Iniisip mo ba na gusto lang niya akong pakasalan para makasiguro na siya magiging presidente dito? Hindi, Marcia. Hindi yun ang iniisip ko. Sinisiguro ko sa'yo. Tignan natin kung itutuloy nga niya ang pagpapakasal ninyo. Magkita tayo sa ibang araw, ha? Ariel. Bakit? Aalis ka na? Oo. Akala ko ba tutulungan mo ako ngayon sa pag-estimate dito o sa pag-compute? Marami pang hindi natatapos. Sige na, o kaya bigyan mo ako ng opinion na isusuot ng mga modelo. Teka, nandito yung mga litrato. Ayoko. Marcia, nagpunta ako rito para bisitahin ka. Ah, magandang gabi. Mr. Rasmo, kamusta ka? Magandang gabi. Kayong dalawa lang ba narito ngayon? Hindi, Papa. Nandun si Mama sa may kusina. Kamusta nga pala yung interview mo kanina, Iha? Okay. Okay lang. Tatawag na lang daw po sila. Sino nang interview sa'yo? Yung dalawang executive ng kumpanya na yon, Papa. Mag-isa ka ba nandun sa opisina? Hindi lang po ako. May kasama po akong babae. Naging mabait naman po sa akin ang mga tao dun. Mabuti. Paalam, Papa!
Ay, si Papa. Umaasa pa rin siyang mayroong magkakagusto sa akin na kung sinong gwapo. Hindi niya napapansin na mukhang baby pala ang anak niya. Pakwakwa! Eh, kasi wala kang kapatid para pagkumparahan eh. Ay, tama na nga yun. Sige na, magpasa na ulit tayo. Pagkatapos magkasundo ng agency ng B&B Association tungkol sa presyong ibinigay sa kanila ng mga taga-concepts, naganap ang meeting ng produksyon kung saan hindi lang ang mga producer ng production house ang nandoon. Nandun din yung mga tao mula sa publicity agency at yung mga kliyente mula sa kumpanya ng kotse. Salamat, salamat. Mupo na kayong dalawa. Salamat. Please be seated. Welcome. Welcome to Concepts. Sisimulan na natin ngayon kung ano ba talaga ang pagmimitingan natin. Luigi, ipaliwanag mo. Tama, simulan na natin. Para malaman ninyo, ipapakita ko sa inyo ngayon ang iba't ibang elemento na gagamitin namin para sa produksyon ng gagawin namin commercial. At syempre, meron tayong background music na gagamitin para sa car commercial. Para sa production meeting, may mga pinagpipilian pa sila kung saan ang magiging lokasyon. Ang mga modelo, damit na gagamitin, mga makeup pati na rin ang mga music. May mga desisyon din ginawa ayon din sa mga gusto ng kliyente. Hi! Parang ang sarap sa mundo ng commercial, Tomas. Pangarap ko rin yun. Pero malabo na mamangyari. Imposible talagang mangyari. Pagkatapos yung naganap ng production meeting nila, yung araw na hinihintay nila ay ito na. Yung mga tauhan ng concepts ay nagsimula ng... Lady Diyos ko! Sino ba ang babaeng yan? Ang ganda-ganda niya! Hale! Siya yung babaeng umagaw doon sa trabaho! Yung babaeng yan ang magiging sekretaryo ng presidente!